dito pala sa June sila, dyan nagpapakitang gilas na agad sila. Yes, speaking of pakitang gilas, ito na nga, pasok na tayo into the land of dawn. It is Signal Ultra Laban sa Wild Drifters. And tignan natin kung sino nga ba yung ipa-funnel nila rito, no? Most likely nga talaga Yuzong ang magiging funnel lineup ng Signal Ultra dito. Once on the other side naman, it is going to be the Selena. Ah, hindi. Yes, right now the Signal Ultra is trying to invade dito pero mapapa-flicker out. Si Imba, DJ, look at Hades, very aggressive player talaga, pumasok dun sa loob trying to get the buff pero nakuha ni Sumpak Wangdu. Look at the basic attacks, the damage though na binibitaw kay Wangdu. Kalahati ang buhay, Hades still alive, will try to run away pero sorry, polo lang to, will take him down, naiwan si paring Black. Look at the damage na iniipon ngayon dito ng Wild Drifters, medyo nagkamali yata ng invade ang Signal Ultra dito. Grabe ang regen ng isang baksa, no? Hindi matapos-tapos yung basic attack ng Quad. Katulad nga si Amal Labar na Labar dito ang Wild Drifters. Makakabonus pa nga yata sila dito ng isa pang orange buff. But then, may napita sila naman dito ang Signal Ultra, which is si Tira. Yes, and right now, 1-2 tayo, no, in favor of Wild Drifters. Going for the Repolio si paring Claude, ayan. Hindi naman ganun kalaki yan yung lamang natin, no? 300 gold lang halos. Yes. Hindi pa na-utilize ng Claude yung veteran center niya rito. Pero once na ma-utilize niya yan, most likely lalaki ng sobra ang lamang nila sa gold. Yung skirmish natin kanina, nagkaroon ng 2-0 from the early game na medyo alanganin. Pero kaya pa naman humabag dito ng Signal Ultra. Medyo dangerous lang yung naging positioning nila onto the early game currently, Max, no? Mm-hmm. And yes, they also forgot about the Selena na medyo masakit ang burst during the early game. Pero look at Van, very aggressive place, talagang binubugaw niya si Imba, DJ. Here comes Hades, galing sa mitagiliran. Wangdu almost fall down pero naiwan si Van. Look at the disable na binibitawan ngayon, hindi siya makatakas, and Hades will be taking down this Hylos. Tuto na tayo, Maring Athena, at namang na ang Signal Ultra. Pero we can see here si Sorry Paolo lang pa naipit sa tatlo. Kapalagi sa Signal Ultra, hinahawak na dragon. Pitong dragon body, nawag na. Napatay pa nga nila dito si Sorry Paolo lang to. Nako, medyo mali yung pagkapasok doon ni Polo lang to, which is in Joehead natin. And right now, still on the go yung tropa natin from Signal Ultra. Binubugaw si Claude here on the bottom lane. And hindi naman sila nag-cut lane, no? Pero malaking tulong na rin yung ginawa nila doon, no? Para walang dumipensa masyado sa bottom lane. Pero sabi nga nila dito sa mga comment section natin na ito kasing Wild Drifters known as the TikTok group, kumbaga. Ito yung mga TikTokers natin dito sa ML World. Pero speaking of TikTok dito, simple TikTok lang, mashup lang dito si Ako si Doggy together with Tupac securing that serpent buff. Yes, and right now, sila, ito ha, nai-utilize niya na ngayon yung veteran Santoy niya. Pero on the side lanes lamang ang miyembro ng Signal Ultra in terms of farming. Pero Van Delicado yung kalagayan, pero ang ganda ng ginawa dito ni Sorry Polo, no, para maligtas niya, ejector out. Parang kinalihok palabas. Para nga naman hindi mamatay. Yes. No? Pero makikita naman natin dito, targeted by the Signal Ultra. Apat na miyembro dito ha, tapos si Black, giving information, pero dito si Sorry Polo lang to, hindi na nakita. Hindi na rin naman kinontest ka ng Daymax dito. Yes, ako, pero delikado yata dito yung tropa natin si Wangdu. Pero BMI out lang para maligtas yung sarili nila. 3-2 tayo, no, in favor of Signal Ultra. Look at the feathered airstrike. Kung tinamang natin si Wangdu, pero falling stamon galing kay Tira Black. He's still alive, fighting almost 3 of the members dito. Abyssal Arrow will connect, pero look at Hades. Talagang hinihila palabas yung kabayo natin. Pero hindi na mag-i-engage siya, especially inside the third. Pero Tira, nagkamali yata siya nalabas doon. Nakabuli pa ba na paring Natalia natin? Look at that. Van, very aggressive dito kasi alam niya may kakunatan. Though Natalia will secure that kill just because he has that execute spell. Yes. No? At pakikita natin sa hinaba, haba nag-procession, isa lang ang napitas doon sa side na Wild Drifters. Pero may natin dito. Sumunod pa nga si Sorry Paolo lang to. Natalia is doing a great job giving information at yung pag-take off dito sa side ng Wild Drifters. But on the other hand, so Pak Wangdu trying his best. Pero dito, atin naman na Abyssal Arrow dito si Hades. Hades Microsoft, ipuntunan na nga dito with a DMI. Pero yan ang pumasok pa dito si Inba DJ. Napitas pa nga dito. And it, ay, hindi napitas. Oh, oh my gosh. Sparing Day Max. Kala ko magkakakuhaan sila dito pero Feathered Airstrike has been activated though hindi abot sa tropa natin na si Claude, no? Ano eh? Pareho silang ano eh? Halos one hit na lang pareho. Kaso nagkahiwalayan pa kaya walang namatay, no? Luckily,
for both sides of the team, 5-5 tayo ngayon. Pero lamang sa turret takedowns ang tropa natin. Signal Ultra on terms of the turret niya yan. Pero dito, pansin ko lang, Fortus Jean, nakabili na nga siya dito ng Blade of Heck kasi si Zara, if I'm right, tama nga. And with the 300 KDA, masakit-sakit na nga talaga daw, parang Bayrak, Labar na Labar na sa yes, for for Anatalia this early in the game. Yung heptasin na yan. Napakalaking bagay na for assassinating the Claude. Speaking of, napatay niya na nga, pero paring banyata dito ang in-FF ng mga tropa natin from Signal Ultra. Look at the Thanos though, minamama yung Selena natin as well. Si Joy pinipili tumakbo, pero here comes the follow-up kay Hades. Hades is still on the go, kinansin yung paring ban. Pumasok sa loob ng turret, tapos the will connect, the basic attack is dead. The Dragon Tail is minactivated and matutuluyan nga ang mga tropa natin from Wild Drift. Yes, wala silang magawa during this team fight. At may bonus pa nga ang orange buff at another objective secured by Natalia. Pero parang may maisingit ko lang, questionable for me yung position doon na pag-tipi doon ni parang Van. Nakita mo? Nag-tipi siya sa harap mismo na Signal Ultra na parang giving another bonus round. So, in this round, oo. I think it's a good thing. Hindi ka makakatakbo. Yun na nga, malagkit sa malagkit. Nahuli na yun. Na yung trap na binatang lahat. Kahit na meron sila si Lina dito, mas nagpa-pay up kasi yung vision na binibigay dito ni Tuzjin. Giving vision, tas yung pick off. Yung dalawang ipagpinagsama, it's a deadly combo. Pero dito, ejector, at dito kayo na hiya. Tatlo, nakalaban niya. Uy! Look at Tuzjin dito, talaga sinisecure niya monster kinatropa natin. Van Ricardo siya ngayon sa ang target ni paring Tuzjin. Naglatag ng red carpet pero makakatakbo nga ba? Uy, bumalik pa! Still alive! Van Ricardo, natira siya dalawang beses sa turret natin dito. Pero look at the regeneration na binibigay nung kanyang heal. No, buhay pa rin si Blanc. 13-5 pa rin tayo guys in favor of Signal Ultra. Iwan na iwan ang Wild Drifters dito. Ang sabi nga dito sa ano eh, sa comment section, sa ano daw ba nangyayari sa Wild Drifters? Para daw AI. Yun nga, pero dito makikita natin parang Baymax ha. Sa objectives 5-0, mas lamang sa napabagsak dito ang Signal Ultra while on the side of Wild Drifters. Pero susumpak, mahuli pa nga doon. Medyo questionable ang position nyo doon. Delikado nga, parang Baymax. Pero dito, Van trying to clear up that minion wave, securing another orange buff na binigay pa nga kay Hades. Talagang panel kung panel yung Signal Ultra dito, parang Baymax. And right now, they are wanting this third inhibitor turret sa top lane. Pero defensa pa rin naman yung Wild Drifters. Pumasok dito para flicker out. Naiwan na naman si paring Van Dricado yung kalagayan. Wala nang buhay. Pero disengage muna from the Wild Drifters as well as Signal Ultra. Kasi luckily, wala silang minion. Parang yung Wild Drifters dito, Pandemics. Alam mo yung pag yung aso nandun lang sa gate nakatali. Tahol na lang sila ng tahol. Wala na silang magawa. Habang yung winawatak, nandun yung mga strangers sa may labas ng base nila. Ganun yung nangyari, ganun yung naging scenario for me. Pero dito, another turtle securing for Hades. Yes, actually, ang inisip ko doon is hindi na nila kukunin yung last turtle na yun kasi for the Lord. Pero hindi, no, I think they have the, meron silang kumpiyansa sa sarili na kaya nila kahit medyo tumagal pa yung paglabas ng Lord dito. No? So, kinuha na rin nila for their own advantage na rin naman. Yes. Tsaka, if you see Flam, giving that sustain na kahit mag-isa siya kanina, hindi siya mapatay-patay. Diba? Ang kuletski niya, kumbaga. Nakakapikod pag ganun nga naman talaga yung tank na kalaban mo, yung isang hit na lang hindi pa napatay, pero abyssal arrow nag-connect, pero hindi rin naman nila i-go-go yan. Dahil it's the correct story! Karing Daymax, na napatay pero dito, Blazing Duel, tilapagpa dito, ang red dragon. Uy, look at that paring Baymax. Tignan mo naman si paring Hades still on the go. Nakanakap ng isa, pero full Tuzjin, legendary, taking out the enemy team. Double kill yung tropa natin na Dragon. Si Esmeralda pinipilit tumakbo, the slow will not connect. And
That is going to be a 3-4-2 in favor of Signal Ultra. Medyo nahihirapan na talaga sila paring Dogen. Look at the damage ni Toast Jean against that Claude. Pumasok na sila. Rhea and Hades. Mapipilitang umatras si Tira. The Dragon Steel and the Shock Energy is enough to take down Esmeralda de Athena. Passive ang sakit-sakit. Pati mga bulate para dito ni Hades. Pero I think parin Baymax gusto nila yung tower lock kung gusto nila nakulusin dito. Blazing Bullet? Naubos pa kanya ng minion break. Hades tumatak mo for his life. Dragon Eat! Black Eat! Pumasok sa linya! Oh my god, look at that! Pero gusto kunin sa Black pero hindi sila papayag. Nandyan na ang Ibo, nandyan na manghuhula si Farsa natin dito. Kailangan nilang depensa na mabuti daw for the side of Wild Drifters. Angat na angat yung minion wave. Yung mga buffs dito sinesecure ng Signal Ultra. I think this is not looking good for the side of Wild Drifters. Yes. Tignan nga natin saglit no, yung items nila. No, kung ano yung kalamangan ng Signal Ultra dito in terms of the core. Look at Yuzong as well as si Rhea dito which is yung Tamos natin. Talaga yes. Naman yung mga core items na kailangan nila para mag-deal and makasurvive during the team fights. No, makadeal ng damage and makasurvive. Nakuha na nila. Kaya nahihirapan din yung Claude natin with just that Demon Hunter Sword going for the endless battle. Kulang na kulang talaga sa damage ang Wild Drifters natin right now. And as we can see, naka-necto is of Durance rin kasi dito si Farsa. Napangontra naman alam na nga natin si Esmeralda. Pero dito naipit pa pa. Back. Oh, Jin! Toast Jean pumasok dito, tinatarget si paring Claude, successfully taking him out. Ay, huna naman dito yung Hylos natin, pero yung Dragon, pinipilit umabol dun sa loob, nakatakbo nga lang. Sadly, yung tropa natin na si Joehead, pero they are now freely taking the Lord. Kasi alam nilang wala nang magko-contest na pauwi na lahat ng Dragon. Kasi nga may mga buhay ng Signal Ultra, lahat pulahan, pero sa nangyaring skirmish 9, walang napitas. It's a 2-4 non-trade in favor of Signal Ultra. Yes, yes, tama ka dyan. And ang pinaka-reason doon is Toast Jean talaga. Kasi, nagka-clash na, nakatago na sa likod ng mga ibang member yung Claude natin. Pero siya pa rin yung hinanap ni yes. Toast Jean. No? Yun talaga kasi can, ang isang trabaho ng Natalia. And as you can see, parin Baymax, with the death count of 21 versus 8, 10-1-5 ang KDA ng Natalia natin. Kalahati halos. Nung death count na nakamu dito ng Signal Ultra, nakuha nila dahil kay Natalia. Yes, tama ka naman dyan. The Lord is knocking onto the middle lane of Wild Drifters. Eto na. Another teamfight na naman yata yung magaganap doon kada Esmeralda. Bumbatak sa gilid. Pero Hades will cancel that out. Is the engagement. Look at the damage sa binibitawan ng itim na Dragon. That's going to be a double kill. Rhea taking down Van. Esmeralda still trying to defend her homeland. Tatakbo. Pero hindi makakatakas. Triple kill. And that is going to be the victory of Signal Ultra for our game number 1.